Isang mapagpalang araw sa ating lahat at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay may lakas at buhay pa. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ang bumubuhay sa atin, ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na ating iniinom, ang pagkain na ating kinakain ay galing sa ating Panginoon. At sandaling oras ito tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay makikinig mabuti. Nawa ay tayo pagpalain. Mag-pray muna tayo. Dakilan Diyos, salamat po ng napakarami. Ngayong oras na ito, kami po'y mag-aaral na po ng salita ng Diyos. At pangunahan niyo po kami sa aming pagbubulay na ito. At nawa po lahat kami matuto, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mga bata nakikinig, maging ang matatanda na makakapakinig ng pag-aaral na ito. Nawa o Diyos, kami po ay inyong kausapin. At tunay na sa pamamagitan ng Biblia, kayo po'y nangungusap sa aming mga tao. Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Pagpalain niyo nga po kami sa oras na ito. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, so tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos at ang ating paksa. Ngayong araw na ito ay the prayer of repentance, ang panalangin ng pagsisisi. Okay, so tingnan natin ang tinuturo ng banal na kasulatan. Unang puntos, panalangin ng pagsisisi. Ang panalangin ng pagsisisi ay itinuro ng Panginoong Jesus. Nang magturo ang Panginoon sa atin ng pattern kung paano mananalangin sa Matthew chapter 6, ito ang ating mababasa. No? Pamula verse, hindi na napasama yung verse 9, pero ang sabi doon, ay kung mananalangin tayo, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, sabi ng verse 9. Then verse number 10, sabi, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sabi ng verse 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. And then ito yung verse 12. Dito natin makikita na nang magturo ang Panginoon sa atin ng pananalangin, ay isa sa kanyang itinuro ang panalangin ng pagsisisi. Sabi ng verse 12, ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. So ibig sabihin, sa ating pananalangin sa Panginoon ay hindi lamang tayo sumasamba, nagpapasalamat, kanga ay humihingi ng mga bagay na ating kailangan, kundi bahagi ng ating paglapit sa Diyos, dahil ang ibig sabihin ng panalangin ay pahikipag-usap sa Panginoon o paglapit sa Diyos, ay itong paghingi ng kapatawaran. Siyempre, yung idea ng paghingi ng kapatawaran dyan, ang idea niyan, pagsisisi. No? Kaya ka nahingi ng tawad ay dahil pinagsisisihan mo ang iyong ginawang kasalanan. Yun ang puso ng paghingi ng tawad. So itong panalangin ng pagsisisi, mga bata, ay itinuro ng Panginoong Jesus na ating maging buhay. Kalooban ng ating Diyos na tayo ay nananalangin ng pagsisisi patungkol sa ating mga kasalanan. Okay? So yan ang malinaw. Next. Anong kahulugan ng pagsisisi? Sa Biblia, ang pagsisisi ay ang kahulugan, ang simpleng kahulugan ay pagbabago ng isip. Okay? Pag sinabing pagbabago ng isip, dati ganito ang iyong trato, ganito ang iyong tingin, pero nagbago. So anong ibig sabihin nito? So yan. Ang pagsisisi, kaugnay sa kaligtasan, ay ang pagbabago ng iyong isip tungkol kay Hesukristo. Okay? Sa sermon ni Pedro noong araw ng Pentecostes sa mga Gawa chapter 2, tinapos niya ang kanyang sermon sa isang hamon na ang tao ay magsisi sa Acts 2:38. Magsisi mula saan? Hinamon ni Pedro ang mga nagtakwil kay Jesus sa Acts 2:36 na baguhin ang kanilang palagay tungkol kay Jesus at kilalanin nila siya na siyang tunay na Panginoon at Kristo. So yun ang sinasabi. Tinawag ni Pedro ang mga tao na baguhin ang kanilang pagkilala kay Jesus mula sa pagtanggi sa kanya bilang Mesiyas o tagapagligtas patungo sa pananampalataya sa kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So ibig sabihin ng pagsisisi, dati ang tingin mo kay Kristo ay walang halaga, dati ang tingin mo sa Panginoong Jesus ay walang kwenta, no, walang bigat sa iyong buhay, hindi mo siya kinikilala, pero nagbago ang tingin mo sa Panginoon. Nakita mo na siya ang Panginoon, nakita mo ang siya ang tagapagligtas at talagang naging mahalaga siya sa iyong buhay. So, kapag ka ganun, nakakaroon ng salitang o ng espiritu ng pagsisisi sa iyo. Yung dating hindi mo pinapahalagahan ang Panginoong Hesukristo, ay ngayon ay pinapahalagahan mo na. Nakikita mo yung kanyang bigat sa iyong buhay.
yung halaga niya na kung wala siya, hindi ka maliligtas. So yan ang pagsisisi. Another thing ay ito. Ang pagsisisi kaugnay ng kaligtasan ay pagbabago ng iyong isip tungkol sa kasalanan. Kasangkap nito ang pagsang-ayon na ang kasalanan ay mali, kinamumuhian ng Diyos. Kasangkap din ito ang kalungkutan sa buhay na nagamit sa kasalanan at kahandaang ito ay talikuran at sumuko sa Diyos. Sa Acts 26 verse 20, ang sabi ng talata, kundi nangaral akong una-una sa mga Damasco, taga-Damasco, taga-Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din naman sa mga hintil na sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos na magsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. So ibig sabihin, ang idea ng pagsisisi ay pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan. Dati, ang kasalanan na ang tingin mo ay tama, nakita mo ngayon ay mali. Nakita mo ang kasalanan na ito ay kinamumuhian ng Diyos. Nakikita mo ang kasalanan dati na masaya, masarap, maligaya, pero ngayon nakita mo na pangit, masama, at talagang may kaparusahang nag-iintay. Kaya meron kang kalungkutan doon sa panahon ng buhay mo na nagamit mo ito sa kasalanan. At kapag sinabing pagsisisi, meron kang kahandaan o kaluuban na ito ay talikuran at magsimula ka na ngayong magpasakop o sumuko sa Diyos. Yun ang ibig sabihin mga bata ng pagsisisi. So hindi ito bukang bibig lamang. Ito ay isang kalagayan talaga ng pagkatao. Okay? So ang sabi ng talata dito sa ating binabasa, okay, tuloy natin, ang tunay na panalangin ng pagsisisi. Okay, yun ang ating bibigyan ng pansin. Ang tunay na panalangin ng pagsisisi. Okay. Ang sabi ng Psalms 51 verse 4 to 7, basahin natin. Laban sa iyo, nananalangin dito si Haring David. Okay? Na pagkatapos na siya ay magkasala at siya ay pinuntahan ng propeta ng isang mangangaral, propeta Nathan, ipinakita ang kanyang kasalanan. Ito yung kanyang naging response sa kanyang pagkakasala. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariin ka na pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan na ipiniglihi ako ng aking ina. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyebe. So ito ay mababasa natin sa mga awit chapter 51 verse 4 to 7. So tingnan natin yung panalangin ng pagsisisi. Ano yung nilalaman dapat nito o sangkap nito? Okay? So ano yung ating nakikita? Verse 8 to 17 ating basahin. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Nagpe-pray siya rito sa Panginoon. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat na mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko sapagkat hindi ka nalulugod sa hain at kung dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso ay hindi mo wawaling kabuluhan. So makikita natin dito talagang si Haring David ay nagsisi ng kanyang kasalanan. Nakita niya ang kanyang ginawa na mali, nakita niya ito'y masama, no? At siya ay handang tumalikod dito. Anong ating nakikita? Number one, kapag ka doon sa idea ng panalangin ng pagsisisi, yung true repentance involves a sense of awareness of one's own guilt, sinfulness, and helplessness. So pag nananalangin ka ng pagsisisi o nasa espiritu ka ng pagsisisi, ibig sabihin, naiintindihan mo, okay, nagmamalay ka, okay, malay ka sa iyong sariling pagkakamali, no? Na talagang ikaw ay nagkasala at talagang wala kang magagawa. No? Kitang-kita mo 'yon. Hindi mo ipinagmamalaki, manapay kinalulungkutan mo. So 'yon ang unang nakikita natin kapag tayo mananalangin. Okay? So pag tayo nandoon na humihingi ng tawad, nandoon tayo sa panalangin ng pagsisisi, dapat meron tayong ganito. No? Aware tayo sa ating pinagkamalian, sa ating kasalanan.
at talagang tayo ay helpless. Wala tayong magagawa. No, tayo guilty, dapat tayong maparusahan. At 'yun, talagang kitang-kita mo sa iyong sarili. Nung magkasala si Haring David, ganun din ang kanyang nakita. Talagang nakita niya siya'y nagkasala. Okay? Tuloy natin. Ano pa ang makikita natin doon sa tunay na panalangin ng pagsisisi? Psalms 51 verse 1, Psalms 130 verse 4, Psalms 5:4, and Psalms 5:5. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking pagsalangsa. Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapopuotan ang lahat ng manggagawa ng kalikuan. So makikita nyo dito kung sino ang tunay na Diyos. Siya ay banal. Hindi siya natutuwa sa kasalanan. No? At dahil ang Diyos ay magpaparusa, sabi doon sa 51 verse 1, ay talagang awa ang hinihingi natin sa Panginoon. No? At tayo humihingi ng pagpapatawad ayon sa kanyang awa. Okay? Sabi nga din, ayon sa karamihan ng iyong malumani na kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. True repentance apprehends or takes hold of God's mercy in Jesus Christ. So, kapag ikaw ay merong tunay na puso ng pagsisisi at ikaw ay mananalangin ng pagsisisi, eh pagkatapos ng makita ang iyong pagkakamali, ikaw ay titingin sa Diyos at hihingi ng awa, doon ka sa awa niya mananalig, makikiusap. At itong awa na ito ay naipakita sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Noong ang Panginoong Hesukristo ay magkatawang tao, pumunta sa krus ng Kalbaryo at binayaran ng ating kasalanan, okay, iyon ay pagpapakita na talagang ang ating biyaya, yung biyaya ng awa ng Diyos na hindi tayo maparusahan, ay nakasalalay sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Meron kasi mga nagsisisi ng kasalanan na talagang galit na galit sa sarili at talagang mga nagpapakamatay. Hindi sila tumitingin doon sa awa, hindi nila hinahanap yung kapatawaran ng Panginoon. Pero tayo nagpapasalamat that true repentance apprehends or take holds of God's mercy in Jesus Christ. Okay? Yung kayamanan ng kanyang kaawaan ay ipinaramdam sa atin ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. So sa pagsisisi, hindi pwedeng tayo nagsisisi na hindi tayo tumititig sa Panginoong Hesukristo o nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. So yun ang number 2. Basahin natin itong mga talata, Psalms 119 verse 128, Job 42 verse 5 verse 6, and 2 Corinthians 7 verse number 10. Basahin natin ang mga talata, mga bata. Kaya't aking pinapahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay at ipinagtatanim ko ang bawat sinungaling na lakad. Take note of that verse. Narinig kita sa pakinig ng aking pakinig, ngunit ako'y nakikita ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok ng mga abo. Ang unang panahon, ganyan magsisisi sila, naglalagay ng alabok sa ulo. Verse 2 Corinthians 7 verse 10, sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapot ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay kamamatay. So meron ditong kalumbayan o kalungkutan galing sa Diyos. Okay? So ano ipinakikita dito? True repentance means a change of attitude and action regarding sin. Hatred of sin turns the repentant person away from his or her sin to God. So kapag sinabing totoong pagsisisi sa pananalangin, ito ay pagbabago ng ugali at kilos sa kasalanan. Kung dati ito ay minamahal-mahal mo, hinahalik-halikan mo, niyayakap-yakap mo, ikaw ngayon dito ay magkakaroon ng pagkamuhi, pagkagalit, pagkasuka sa kasalanan. At yung iyong pagkagalit sa kasalanan ay magdadala sa iyo para lumayo rito at pumunta pabalik sa Panginoon. Oo. So, nakita mo ang kasalanan na masama, magdadala sa iyo sa impyerno. Nakita mo ang kasalanan na talagang labag sa Panginoon. Okay? At talagang hindi maganda ang ginawa sa iyong buhay. Nagkaroon pa dito ng kalungkutan at yung kalungkutan na yun nagmumula doon sa point na talagang kitang-kita mo napakapangit ng kasalanan
at ikaw ay nagkaroon ng kamuhian dito at ikaw ay lumayo at nagpasakop sa Panginoon. Yan ang tunay na pagsisisi. Nakikita mo yung iyong kasalanan na pangit. Kinalulungkutan mo ito, nilalayuan mo ito, at ikaw ay bumabalik para magpasakop sa ating Panginoon. Okay, 2 Timothy 2:22, datapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano nakikita natin dito kapag sinabing pagsisisi? No? Another thing, 1 Peter 4:1-3, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman at ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sukat na, tapos na, tama na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil, lumakad sa kalibugan, sa masasamang pita, mga paglalasing, kalayawan, mga kayamuan, at mga kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So anong ipinakikita kapag sinabi ditong pagsisisi? True repentance results in a radical and persistent pursuit of holy living, walking with God in obedience to His commands. Kapag ikaw ay may tunay na pagsisisi, okay, sa iyong pananalangin, ay talagang nandoon ang talagang malalim at tuloy-tuloy na pagsisikap ng mabuhay ng tama o banal at lumakad kasama ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sinasabi ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. So yung tunay na pagsisisi, kasangkap niyan talagang ano, talagang ang pinagsisikapan mo ay yung buhay na tama, buhay na banal, no? At ikaw ay nagsisikap sundin yung sinasabi ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon ang iyong hinahanap sa iyong buhay. Yan ang tunay na pagsisisi. So kapag ikaw ay nananalangin ng pagsisisi, yan ang nasa puso mo, yan ang nasa loob mo, yan ang nasa pagkatao mo, no? Yan ang nangingibabaw na desire sa buhay mo, ang magpatuloy na mabuhay ng banal na lumalayo sa kasalanan at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. 1 John 1:9, tingnan natin ang mga biyaya ng pagsisisi. Ano naman ang biyaya ng pagsisisi o yung panalangin ng pagsisisi? Okay, yun ang ating kasing topic, prayer of repentance. So, ang sabi ng verse number 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. So anong ipinakikita ng talata dito? Kapag tunay ang iyong panalangin ng pagsisisi, nasa sa iyo yung totoong espiritu ng pagsisisi, anong iyong kakamtin? Number one, kapatawaran mula sa Diyos. Kapatawaran sa iyong mga kasalanan. No? Ikaw ay kanyang patatawarin. Pag sinabing patatawarin, no, ay hindi na antitinan ng Diyos sa iyo yung kasalanan mo. No? Yung kasalanan mo ay kanyang tatakluban. No? At ang titinan sa iyo ay ikaw na nananampalataya at sumusuko sa kanya. So tandaan ninyo, ang dahilan lamang sa isang tao kung bakit pupunta sa impyerno ay ang kasalanang hindi napatawad. At ang dahilan lamang kung bakit ang isang tao pupunta sa langit dahil siya'y napatawad sa kanyang mga kasalanan. So yun ang number one, blessing ng tunay na pagsisisi, kapatawaran mula sa kasalanan. Luke 18 verse 11 to verse number 14, basahin natin. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. So yun yung isa, yung Pariseo. Pero pansinin niyo yung maniningil ng buwis na nananalangin, na nakatayo sa malayo, ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinabi sa Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa,
datapot ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. So ano nakikita natin? Sa tunay na pagsisisi, tatanggapin ka ng Diyos. Particularly kung totoong at malalim ang iyong pagsisisi, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ikitatanggapin ng Diyos bilang kanyang anak. Ikaw ay aariing ganap. Idideklara kanyang matuwid. Yun yung sinasabi doon sa talata. No? Inaring ganap kay sa isa. Oo. Tatanggapin ka ng Diyos ng buo. Kaya biyaya, may biyaya ang tunay na nagsisisi. At kung ang iyong panalangin ay may tunay na pagsisisi, pagtanggap ng Diyos ang iyong makakamtan. Ano pa ang biyaya ng pagsisisi? Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masasamang pita ng tao kundi sa kalooban ng Diyos, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan at masasamang pita at mga paglalasing at mga kalayawan at kayamuan at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse number 4, ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama. So ang sabi dito, ikinahahanga nila na kayo ay hindi kagaya nila. No, kaya kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Ano yung blessing? Pagkakaroon ng mabuting patotoo. Kapag ang buhay mo ay nasa pagsisisi, kapag lagi mong kasama sa iyong buhay ang panalangin ng pagsisisi, ang epekto niyan, ikaw ay hindi lalakad kagaya ng lakad o buhay ng mga taong makasalanan. Magiging iba ang itsura mo, magiging iba ang gawi mo. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, magkakaroon ka ng isang mabuting patotoo. Makikita nila na ikaw ay iba sa kanila at yun ay maaari maging daan upang sila din ay maligtas. Kaya mga bata, mahalaga ang tunay na pagsisisi. Mahalaga ang tunay na panalangin ng pagsisisi. Dahil ito ay nagbubunga ng mabuting patotoo sa iyong buhay. Makikita ng iba na iba ka, no? Kung ikaw ay nagsisi at ang iyong bibig ikasama sa nagsisi, hindi ka na nagsasabi ng bad words. Tapos yung mga kaibigan mo nagsasabi ng bad words. So makikita nila pagkakaiba, hindi ka na nagsasabi ng bad words sa iyong bibig. No? So makikita nila yung kaibahan. Nagkakaroon ka ng mabuting patotoo. Okay? Ano pa? Matthew 5 verse 24 to 26, ano ang biyaya ng tunay na pagsisisi? Okay, so kapag nakita mo, ang nalaman mo na ang merong kang kapatid na kagalit o merong kayong hindi pagkakaunawaan. Ang sabi ng 24, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung gayoy magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kagalit. Samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggat hindi mo nababayaran ang katapos-tapusang beles. Pero ang puntos o ang pinaka-pinupunto ng talata ay yung kapag ka mayroong hindi pagkakasundo ang magkakapatid, no? O ang magkapatid. Ang sabi, makipagkasundo ka muna. So doon sa word na makipagkasundo, meron doong pag-amin ng mga mali at handang pagsisisi. Okay? So anong ibig sabihin? Pagkakaroon ng maayos at magandang relasyon sa kapwa. Kapag lagi mong daladala ang espiritu ng pagsisisi, kapag lagi mong daladala ang panalangin ng pagsisisi, alam nyo, ang isang epekto niyan, makikita mo ang iyong pagkukulang, makikita mo ang iyong pagkakamali, matututunan mong humingi ng tawad sa iyong kapwa, no? At dahil doon, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng maayos, magandang relasyon sa kapwa. At dahil ikaw naman, mismo sa sarili mo'y nakaranas patawarin ng Panginoon, okay? Dahil ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, naranasan mo ang kapatawaran mula sa Panginoon. Yung ibang tao din kapag hihingi ng kapatawaran sa iyo, matututunan mo rin silang patawarin. So dito sa salitang pagsisisi, ito ang isa sa mag-iingat at magpapanatili ng maayos at magandang relasyon sa kapwa. No? Kapag ka kayo merong kagalit o kaaway, ang sikreto doon sa nagkamali ay magsisi. Okay? Humingi ng tawad at yung isa naman ay magpatawad. Okay?
Anong sabi pa ng talata? James 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. No? Diba sabi kanina ng talata, ibinabagsak niya ang nagpapakataas at itinatayo ang mga nagpapakababa. So makikita ninyo, makikita nyo dito sa espiritong ito, siyempre kapag kapagsisisi ang pinag-uusapan, kapakumbabaan ang talagang pinapraktis ng taong yun. Ano nakikita natin? Pagtanggap ng biyaya mula sa Panginoon. No? Yun ang napakaganda. Kapag tayo ay nagpakababa sa Panginoon, kapag nasa atin ang tunay na espiritu lagi ng pagsisisi, ang tunay na panalangin ng pagsisisi, ang atin tatanggapin ay biyaya mula sa Panginoon. Yung biyayang yan, mga bagay na ikagagalak natin na hindi tayo karapat-dapat, maaaring yan imaterial, maaaring yan emosyonal, maaaring yan espiritual, ano man yan na biyaya mula sa ating Panginoon, ay makikita natin na ito ay tatanggapin natin mula sa Panginoon. Mga bata, sa Bible, hindi na lang natin nailagay yung verse. Dalawa lang ang lugar kung saan ang Diyos ay naninirahan. Unay sa langit na bayan, sa walang hanggan. Alam niyo yung pangalawang tirahan ng Diyos? Ang sabi, siya'y tumitira kasama ng mapagpakumbaba at may pagsisising puso. Imababasa natin yan sa aklat ng Isaiah, particularly, kung hindi ako nagkakamali, sa Isaiah 57. Oo. Gusto mo bang kasama ang Diyos sa iyong buhay? No? Ikaw ay laging pumunta sa panalangin at espiritu ng pagsisisi. No? At alam nyo, ang isang nakita natin nung magturo ang ating Panginoon ng panalangin. Alam nyo mga bata, nung magturo ang Panginoon ng panalangin sa atin. Diba ang sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Tapos yun, ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Alam nyo yung ibig sabihin nun? Pwede tayong dumirekta sa Panginoon sa ating panalangin ng pagsisisi. Hindi natin kailangan ng mga taong mediator pagka ang Diyos na ang pag-uusapan. Pwede tayong pumunta ng direkta sa Panginoon. Ama namin na nasa langit ka, ipatawad mo ang aming mga kasalanan. Pwede kang lumapit sa Kanya. No? At kapag ikay hihingi ng kapatawaran sa iyong pagsisisi, talagang kinikilala mo ano yung naging mali mo, ano yung kasalanan mo, yung talagang nagawa mong mali sa isip, salita at sa gawa. At nakikita mo na talagang mali yun at ikinalulungkot dahil yun ay pagsalangsang, yun ay paglaban sa Panginoon. Dahil nakikita mo ang Diyos ay banal at siya ay nasaktan mo, siya ay nalabanan mo, siya ay nasugatan mo. At ikaw ngayon ay humihingi ng awa sa kanyang biyaya at nakikita mo yung awa na yun ay nanggagaling sa krustang kalbaryo sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay napako roon. Biniyaran ang iyong kasalanan upang ibigay sa iyo ang kapatawaran ng kasalanan. Ngayong oras na ito, makita natin itong bagay na ito. Prayer of repentance. Prayer of repentance. Sa buhay natin, okay? Mahalaga ito dahil bilang tao, tayo nagkakasala, nagkakamali. Ano ang tamang trato sa kasalanan? Hindi ipaglalaban, hindi ipagyayabang, hindi ipagtatanggol, hindi ipagpapatuloy. Hindi ikagagalak. Ang tunay na ugali dapat sa kasalanan ay kinalulungkutan, kinaiiyamutan, iniiwanan, tinatalikuran, at lumalapit, bumabalik sa ating Panginoong Diyos na may pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-aaral po namin ngayong pong hapon na ito, ngayong araw na ito, tungkol po sa panalangin ng pagsisisi. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang mga bata na makita po ang aral na ito ng inyong banal na kasulatan. Kayo po ang gumawa sa puso't buhay namin. Ito po ay aming maipamuhay. Pagpalain niyo po ang aming pong sunod pang gawain. Nawa o Diyos, kami po ay inyong samahan. Ama, ang lahat na ito ay aming dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.